communities. Tayo po naman ay dito po sa San Pedro, makita po natin dami na ng parokya. No? Pero kulang pa rin yung pari. No? Kulang pa rin yung pari. Kulang pa rin po yung maging katulong ng pari. Marami po tayong pwedeng bigyan pa ng higit ng pagkapahalaga. No? Katulad po rin bawa ng ano, no? Ay lalo-lalo na rin yung simbahan ng mga duka. No? Yung sabi nga ay medyo hamon. Kung yung parokya ba natin ay meron mas mahingay pa eh. Kung yung parokya ba natin meron, tawagin natin yung mga programang matumutugon sa mga kapatid natin mga duka, no? Mahirap. Well, kung isa no, meron tayong mga parokya na kapag dumating yung Pasko, yeah, meron tayo. Pero yung continuing growth na tumutugon sa mga duka, kasi may mga duka tayo na talagang tawagin natin yung mga indigent. So parokya po, may tatlo pa yung sitio kung tawagin. Talagang hinupulin na yun ay, pero hindi lang doon, no? May iba na talaga ang nahihirap ng usap. Pero, kinakailangan, meron ba tayong, sabi nga ay, kahit mo lamang sana ay programa sa scholarship. May kumabigat na hamon. Pero ano, siguro yung isang maluwanag din ang usap, kinakailangan natin ang bilang pag-iwas. Nahamon na binibigyan. Sabi nga natin, kapag wala tayong tao, mahirap. So, ito rin yung hamon na binibigyan. Kasi amin ang sisiparokin namin, wala pa kami ng social concern. Wala pa kami tao na kung saan yung nakatalaga doon. Para po sa mas ibang activities na pwede kong gawin ng social concern. Pero ito po, ano? Ang maging bahagi ko na makita natin yung pag-iwas namin na yung mercy and compassion. Kaya kayo na rin po, ay nais ko kayo kayuwatin na kung saan ay hindi nyo matulungan ang lipon ng ating ginagalawan, yung simbahan, ang ating pinibigyan ng pagsin, para hindi natin may parandam sa iba na ito. Ito yung pananampalataya na ginagalaw ni Kristo na magtutulong ng tunay na pagmamahal. Hindi yung uri ng Diyos, hindi yung tamang puro ng ating Panginoong si Kristo na ipinapaywating natin sa bawat pag-ilos natin sa daigong nito. So, we will be electrified by the visit of Pope Francis. Para tayo na kuryente ng pagbisita ni Papa Francisco. Pero, hindi pwedeng hanggang doon lang. No? Yung hamon pa nga niya, medyo mabigat. Ano? Kasi anong hamon niya? Ano? Na maging bagay kasi yung holiness ay hindi lang para sa'yo. Hindi lang para sa'yo ay ako'y banal. Ikaw'y nagsisimba. Ikaw ay mababunda na sa langit. Hindi. Kaya yung hamon ni Pope Francis sa huling araw niya, no? Pagkatapos ng kanyang misa, sa Quirino Grand Sereno, kumuha ng kandila. Hindi yan yung kandila. At anong ginawa ng Pope Francis? I am sending you. Ano yung hamon ng pangyayari? I am sending you as missionaries of Asia. Mas mabigat. Bilang missionary ng Asia, tayo dito lang muna sa parokya. Pero yung mas malaking hamon ay may mas mabigat. Missionaryo ng Asia. Pero simula lang natin ang pag-ibig sa isang mundo, sa mga pamamaraan, pwede mo tayo matulungan ng ating pag-ilos. Nasa kung sa tingin ninyo, kaya kayo naging weaponist sa Korea, kasi inayos na nabito kayo magiging banal. Hindi na ulugan na hindi na kayo maging banal kung hindi kayo weaponist sa Korea, hindi. At sana po makatulong din sa inyo yung pagiging weaponist sa Korea sa inyong kabanalan. So, bahagi yun ako sa aming makikita natin. Pero hindi naman automatic yan. Pero nais na kayo tulungan
na mga tunay nung may paiwagay yung pagiging banal bilang may minister sa Holy Communion. So far, may tanong ba kayo? Tayo sa Pilipino, nasa Diyos ang Ama, sa tao ang luwa. No? Pero first and foremost, ano yung una? Nasa Diyos ang Ama. No? So, faith, para po, kinakailangan natin ang faith para tayo ay maging banal. Bahagi po yan. Ibinigay na yan ang tayo ay bininyagang. Saan po yan ibinigay ng ating mga na ibinigay po yan ng ating mga magulang. Ang ating pong pinagtibay nung tayo ay inumpilag. Kailang palimitan nito 40 years old. Noong una kasi 40 years old, yung kumpil, mga 1 month after ang kumpil. No? So, anytime, pwede yung po yung mga until the age of 40s, 1960s. Later on na lang, ginawang 12 years old, patahas. Pero kung kayo, makapansin ninyo, kung makikita ninyo yung inyong confirmation certificate, halos isang buwan lamang pagkatapos na kayo ay binyaga. Yung iba nga, the day after. No? Pero ito ngayon, mga 1980s, ginawa ng 12 years old pataas. Para ano, siya mismo ay makatutugon sa kanya panawag. Kasi nga, confirmation. Pero ibinigay, no? Faith, no? Kinakailangan ng faith para tayo ay maligtas. Ito'y galing sa Diyos, a gift from God. May tumata. So kaya po sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang para huwag natin kalimutan sa pagtuto natin palagi sa ating pamantayan. Alam nyo, napakayaman ng ating mga maxim sa Pilipino na nagbibigay ito ng higit na pagpapalalim sa ating pananampalataya. So, bahagi din po na mga pagkilos, may sabi ko na ba yung mga eh, sinong kasal na huwag ito? Isa? Walang binata? Walang binata? Walang kasawa? Walang binata? Walang biyudo? Wala pa. So, at least kayo lahat yung kasawa. Naisabi mo po yung inyong marriage contract? Naisabi mo na lahat? Naisabi mo lahat? So, pakayan nyo lang po, ano? Bahagi mo na po sa may meaning po ng simbahan. Kasi oh, bakit umalaga? Kasi sabi nga natin, may mga pagkakataon kasi oh, na baka po sila manggagod, tapos yung asawa yun naman, ay pagdating ng bahay, mumurahin kayo. No? Kung isang gano'n na, ay baka mamaya eh, binagabi ka na naman sa pananggali. Baka pati yung pang-inaminis sa Holy Communion ay pagbintangan. Kung isa naman, iba, ginagawang sanggalang mag-i-laminasyon sa Holy Communion. May meeting kami, nag-i-laminasyon sa Holy Communion. Yung pala naman yung walang meeting. Pero mahalaga rin po, ano, na maunawaan ng inyong mga asawa ang inyong trabaho at ang inyong pagpasok bilang lay minister sa Holy Communion. Sapagkat, bahagi po ito ng pagkilos na kung saan ay
sabi nga natin, no, kayo mag-asawa, ay wala na kayo inasal, kayo ay naging isa. So part of your service ay part na rin ng paglilingkod ng inyong asawa. So, yung kung ang pananampalataya na kung saan ay kinagulong sa amin, yun po yung una. Yun yung number one ang kailangan natin para makamit natin yung kabanalan na ipinagkaroon sa akin mula nung tayo ay pininyagan. Ang kinakailangan pagbubahin natin sa pang-araw-araw natin pag-iro sa daigdig na ito. So anong, paano po natin lalo makapili ba yung pananampalataya? Una? So bahagi yun ang inyong pag-iros, no? Kailangan. So, sabi nga ni Jerome, ko alam kung anong binibigay sa inyo na libro, no? Kasi ngayon ako nakapagsalita sa readiness and survivability ninyo. Last time kasi hindi ako nakapagsalita doon sa mga naging readiness and survivability. Pero, tulad sinabi ni Father, kung merong mabibili kayo ng yung prayer book, no, na pwede maging bahagi na inyong panalangin, ay you start your day with prayer. Start your day with prayer. Maging yan man ay formal or informal prayer. Yung sarili ninyong gawa. O anumang formal prayer. Sa mga may smartphone, no? Pwede kayong mag-download sa smartphone. Ang isa pong maganda kayo sa smartphone, meron daw kasi ngayon doon na, no? Ito po yung diadasan ng mga pare, no? Tayo mga pare, yung Divine Office. So kung mayroong may smartphone, pwede nyo pong download dyan yung Divine Office. Yun, pwede nyo sabayan kasi may audio na yun. Yun sa mga technically savvy. Kung wala naman, at least ang mahalagay makapag-usal kayo. Every day, kung maaari po. Every day. Ano ba? Pangalawa, sacrifices. Bahagi ko lang inyong paglago bilang mga mananampalataya at bilang pagpapahay ng ating pananampalataya ay sacrifices. Bakit ito? Kasi kapag nasanay tayo, ang daigdig na ito, sasabihin sa iyo na ang daigdig na ito ay bili mo yan, kunin mo yan, kanin mo yan, tikman mo yan. Yan yung mundong ginagalawan natin, ano? Na binabahagi yun ng commercialism. Na kapag kayo ay nanood ng TV, kahit lang magbasa kayo ng mga newspaper, may mga advertisement. Ito yung kunin ninyo. Pero napakalaga yung mga sakripisyo, mga maliliit na sakripisyo na ialay po ninyo. Katulad po halimbawa ng kahit na sa inyong pakipag-ugnayan sa bawat isa. Kung minsan yung mapigilan mo yung sarili mo na magalit, ialay mo yun. Minsan na ako'y makipagtalo sa'yo, ialay ko nga lang ito doon sa aking anak, makukuha ng exam ngayon. O, hindi kaya ay ialay ko doon sa aking kapitbahay na may sakit ng cancer. So, mag-andun po kayo ng masipipis. Pahapon ko kasi, yung ebanghelyo pahapon, ay yung tungkol kay Herod na kung saan ay pinabugutan niya ng ulo si Juan Bautista, gawa lamang na nainganyo siya sa sayaw ng anak na kanyang inaasama, yung anak ni Herodias, na asawa ng kanyang kapatid. Anong tawag na rin sa asawa ng kanyang kapatid? Pag-ipag niya ng kanyang inaasama. So yung mga sayaw ay kontusin, pamangkin niya. Kaya nga ang kalimitang tanong ay, ano kayang sinayaw yung kanyang pamangkin? Sa
sa sacred tradition po, ginawa, tinatawag na yung itong pamangkinay ko ay, ang pangalan ay Salome. Ano kayang sinayaw ni Salome? Na anong sabi ni Herodes? Na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang bariyan. Pagpuro mo yun? Ibibigay mo kalahati ng iyong payamanan? Gawa lang mo ng isang sayaw? At nakamahal na sayaw na yan. Nakamahal na sayaw na yan. So, siguro napakaganda ng sayaw na yan. Pero ibig sabihin, bakit po na nahitayon sa doon? Kasi yun ang nakasanayan ni Herodes. Na nahirapi siya sa tawag ng laman. Kasi wala na, wala nang sakripisyo. Wala nang sakripisyo. Sa mga panahon ko na ito, na kung saan ay makibahagi rin ako kung saan, ay ituro rin po nila, hindi lang po sa atin. Ngunit sa mga susunod na henerasyon ng sakripisyo. Kasi o, kumisang may mga magulang sasabi na, ayaw ko maranasan yung hirap at imanas ko sa aking mga anak. Ayaw ko maranasan sa kanila. Well, maganda rin po yun. Pero baka mamaya, hindi nila nakikita yung elemento ng sacrifice. No? Kumisang ganun kasi yung mga magulang ngayong panahon na ito. No? Kasi yung panahon na talaga, hirap na hirap. Saan, ayaw ko yung maranasan sa aking sa mga anak ko. Okay yun, ako nga ibig sabihin, kumahari, magagawa mo. Pero, kung sakali mang dumarating yung mga pagkakas, tutukuan nyo rin sila na matutso silang mag-sakripisyo. Para saan? Para sa iba. Kasi nagturo ni Jesus. Pinagturo ng krus. Wala tayong krus dito. Sacrifice. Hindi yung sasakripisyo kita para makamit ko ito. No? Hindi chess. Yung chess kasi you need sacrifice para manalo ka. Diba? Yun ang chess. Pero yung sacrifice ito ay self-sacrifice. Self-sacrifice. Maging bahagi yung nakusahan ay makita ko.